Dolomite sa Manila Bay, naagnas na nga ba? Pagkatapos mag-viral ng Manila Bay noong nakaraang weekends dahil dinumog ito ng napakaraming tao upang silayan ang white sand o dolomite na nilagay doon sa beach ng Manila Bay. Ngayon ay muli namang nag-viral ang Manila Bay dahil sa naglalabasang post na ito ay inaagnas na o inaanod na ang mga dolomites na nilagay dito. Marami sa mga netizen ang nagsabi dahil sa malakas na buhos ng ulan noong nakaraang araw ay inanod na o naagnas na ang mga dolomites na nilagay dito. Dahil sa naglalabasang post na ito, may marami tuloy sa mga netizen ang nangihinayang sa ginastos ng pamahalaan sa proyektong ito. Makikita natin sa mga larawan na merong mga nilagay na sandbag sa palibot ng dolomite na nilagay sa Manila Bay. Panoorin natin ang video na ito at kayo na pong humusga kung naagnas nga ba ang Manila Bay o inanod na ang mga dolomites na nilagay dito. Isang netizen din ang nagpunta kanina mismo sa Manila Bay upang tignan kung totoo nga naagnas na o naanod na ang mga dolomites sa Manila Bay. Panoorin natin ang kanyang nakuhang mga video at ang kanyang pahayag. Pinagbabawal na muna ang pagkuha ng mga larawan, picture dito sa Manila Bay Sand. Hindi pa rin mapigilan itong mga tao na bumisita o sumisip dito. Kaya ito, tingnan natin, walang tigil yung mga tao sa pag-akyat dito sa footbridge para masilayan o makita ang kabuuan itong Manila Bay Sand. Ayan, ito na mga pulis natin, isa-isa nang pinaalis yung mga tao na gustong sumilip o makita itong Manila Bay Sand. Yeah. So, bawal na. Ang sinasabi nga nila is bawal lang tumambay dito sa footbridge na ito. Kung gusto mong dumaan, pwede kang aakit lang doon at dire-diretso kang bababa. Pero para umimpil ka rito sa may kanto nitong footbridge dito sa itaas, pinagbabawal muna pansamantala na mga kapulisan natin dahil nga sa para maiwasan din yung pagkalat ng COVID-19. Oo, ayan, ito. So, isa-isa silang pinagsasabihan na dire-diretso na ang pagbaba. Huwag nang maghihimpil dito sa kanto na ito. Kung maaalala ninyo, itong pwesto na ito, ng footbridge na ito, ito yung kumalat na mga picture na nag-viral din, na nagamit yung picture na kitang-kita na isang serbang tao ang nakakumpul sa footbridge na ito. So ngayon, nagtalaga na ang ng mga pulis, ang kapulisan natin dito, nagtalaga na sila ng mga tao, personnel, para magsasabi o magbibilinan itong mga tao na hindi na sila pwedeng tumambay dito sa kanto ng footbridge na ito. Ayan. Ito. Ayan. Pinagsasabihan sila rito. Isa pang sinadya namin dito, itong
kumalat na picture na sinasabi na ito daw Manila Bay nalalagas na daw. Yun ang isang dahilan kung bakit kami nagsadya rito, dahil gusto naming makita kung totoo ba itong nasa viral photo na nalalagas na daw ito, nilagay ng mga dolomites dito. Sa aming personal na pagtanaw, mukha namang hindi. At maganda ang pagkakalagay ng mga dolomite na ito. So mukhang fake news. Sabi nga ng isang nakausap namin dito na hindi na nagbigay ng kanyang pangalan, yung picture na sinasabi na nalalagas na daw yung itong nilagay dito na dolomite, yun ay kuha pa daw nung unang ginagawa. Kaya sa sinasabi nila na fake news, dahil kung mapapansin nyo ngayon, mukhang maayos. Wala naman yung sinasabi nalalagas ng mga buhangin na dito. Ayan, maganda ang pagkakasalansan. So kaya dapat din siguro mag-ingat yung mga kababayan natin doon sa mga napapanood nila na mapalitan fake news. Ito nagsasabihan din yung tao natin na hindi sila pwedeng tumambay doon sa taas. Yan. Ayun. Pero hindi natin maalis sa mga kababayan natin na marami pa rin ang gustong masilip o makita ng personal itong Manila Bay. Napakaganda nga naman talaga. Kung ikaw ay pamilyar dito sa lugar, masasabi mong ang laki ng ipinagbago ng lugar na ito kumpara dun sa mga naunang panahon na puro basura at ang baho. Pero ngayon, makikita mo maayos. Bagamat hindi pa 100% ito na natatapos, maikling parte. Meron nga kami nakausap dito na sinasabi niya, bakit daw hindi pa kinumpleto? Bakit daw katiting o konti lang daw ang nilagyan ng sand? Siguro masasagot yan ang mga kinaukulan natin kung bakit nga siguro hanggang dito lang muna pansamantala yung tinabunan. Pero ako, masasabi ko, maganda ang kinalabasan ng proyektong ito, bagamat marami ang kritiko na talagang negatibo ang kanilang sinasabi tungkol dito. Pero kayo na akong humusga. Ayan, maganda po ang naging resulta. Ayan yung mga pulis natin, yung mga kababayan na natin nandun sa taas ng tulay na yan. Para sa kalaman ng iba, ang magiging system ngayon dito, kung galing ka dun sa may kabilang side ng tulay na ito dito sa Roas Boulevard, pwede kang umakyat, tumawid dyan sa tulay na yan. Pero pagdating dito sa kabila, hindi mo na kailangang humimpin doon sa kanto ng overpass na yan, dahil pagsasabihan ka na ng mga pulis natin na hindi sila pwedeng tumambay dyan. Pabababay na sila doon. Dahil nga sa iniiwasan natin yung maipon uli yung mga tao dyan sa ibabaw ng tulay na yan na naging viral photo, naging viral video, dahil nga sa iniiwasan natin na COVID-19. So ayan, mayat maya ang pagsaway o pagsita ng mga pulis natin dito sa mga tao. So kanina nga daw nagkaroon pa ng kwan, nagkaroon pa na totally sinarahan nila itong tulay dahil nga sa nahirapan silang sawayin yung mga tao. Ayan, patuloy yung pagdating. Ayan ang mga pulis natin. Okay, so pansamantala ito muna ang mga report natin sa inyo, no?
maganda ang kinalabasan itong proyektong ito. Kaya masasabi ko very good. Very good 'yan. Very good job 'yan.